asawang janitor na kapagpatapos ng dalawa nilang anak sa prestigyosong universidad at with Latin honors pa, parehong cum laude. Isa ito sa pinakaprestigyosong universidad sa ating bansa. Pero dahil sa dekalidad na antas ng pagtuturo at standard ng education, isa rin sa may pinakamahal na matrikula, ang Ateneo de Manila University ang makapag-aral dito, parang suntok sa buwan para sa mga salat sa buhay. Ngunit hindi para sa mag-asawang janitor na sina Ricky at Elma. Si lahat ng silid-aralan, si lahat ng kubeta, faculty room, dorm rooms na nilinis ng aking mga magulang, ito na ang bunga. Sa Ateneo lang naman na pagtapos ang dalawa nilang mga anak, sina Rica at Riel. Riel Glenn L. Gutierrez, cum laude. Na pareho pang graduate na cum laude. Rica May L. Gutierrez, cum laude. Maraming nagsasabi na naging expression kami sa kanila. Nangarap din ako niya pero talagang salak kami sa pera para makatuntong kami dyan. Tunghaya ng kwento ng mga magulang na gagawin ang lahat para sa mga anak at mga anak na nagsisikap para masuklian ang sakripisyo ng kanilang mga magulang. Siyempre ma'am, nasa alapaap ako. Ganon din po ba pakiramdam niyo? Siyempre po, talagang kung basa, pwede lumagpas sa langit, lalagpas po. Huwag naman! Panayam ko ang proud parents, ang mga janitor sa Ateneo na sina Ricky at Elma. Kasama siyempre ang kanilang mga anak na nakapagtapos na cum laude, ang panganay na si Riel at ang sumunod na si Rica. Una sa lahat, congratulations kay Rica, cum laude. Sa kursong Management Economics, congratulations din kay Riel kasi cum laude rin sa psychology. At siyempre, congratulations Nanay Elma. Tatay Ricky, tay, may handaan ba? Dala-dalawa ho yung cum laude nyo eh. Siguro yung sinasabing celebration na malaki, hindi pa namin napaplano. Kasi sabi ho nila, fast food daw pagka gumagraduate. Talaga, Riel? Nung college po, fast food. Yung mga kaklase ko pupunta na ng restaurant. Kami, uuwi na sa bahay. Nagpabili na lang ng fried chicken. Tapos doon na lang namin kakainin. Konti man yung magiging pagkain namin bilang celebration, ang mas mahalaga dito yung milestone na na-achieve namin. Kaya nito, nung graduate si Rica, sabi namin, sige, delayed muna. Kasi andami pa nating gastos nitong graduate ka. Ni-report na po ito sa social media. Dalawang mag-asawang janitor nakapag-graduate ng dalawang cum laude sa Ateneo pa. Anong pakiramdam nun sa inyo? Naging masaya ako kasi maraming nagsasabi na naging expression kami sa kanila. Naramdaman ko na isa kami sa magiging daan na magkakaroon sila ng pag-asa na hindi pala kahirapan lang ang kasagot sa, para makapagpaaral ng anak. Sa amin lang po, yung magandang edukasyon na may big pagkakaloob po namin sa kanila. Sa trabaho namin bilang isang janitor, bonus na lang po yung nakapagpatapos ng anak na cum laude po. Cheres, cum laude. Riel, ikaw pala nag-post nun. Opo. Akin ang goal ko doon, hindi sa recognition namin dalawa, recognition lagi ng magulang namin. Wow, ang ganda naman ang sinabi na yun ni Riel. Sa inyo daw po yun, Nay. Tay. Kaya nga po, ala pa ang pakiramdam. Taong 1995, nung nagkakilala raw sa simbahan sina Ricky at Elma. Pareho po kami naglingkod sa simbahan. Doon ko siya nakilala at doon kami rin kami nagkatuluyan. Matapos ang dalawang taon, si Elma na buntis. Para maitaguyod ang nagsisimula nilang pamilya, si Ricky naging sales clerk sa cafeteria ng Ateneo. Hanggang inalok siyang maging janitor din dito. Mag-report ka sa akin dahil papalitan ko isang janitor sa Irwin Theater. Ikaw ang ilalagay ko. Sabi ko, maraming salamat po, Tony. Kasi kailangan ko talaga dahil mga anak na yung misis ko nung kay Riel. Ang sahod daw niya noon, 189 pesos kada buwan. Hindi raw naging madali ang trabaho. Prep kasi, pag napupo sila, hindi sila marunong. Ang ginagawa ko, inililinisan ko sila, pinaliliguan ko. Talaga ho? Nilalabang ko yung pantalon, yung brief, yung polo, pag nadumihan nila ng... So hindi lang pala ho kayo janitor? Kaya inisip ko lang, yung mahalin ko yung trabaho ko,
pagbutihin ko para sa magiging pamilya ko. Taong 2009, dahil lumalaki na ang kanilang pamilya, nagdesisyon ang misis ni Ricky na si Elma na pumasok din sa Ateneo bilang janitor. Kapapangalak ko pa lang din sa kambal ko. Sabi ng asawa ko, Mama, nangangailangan sa residence hall ng maintenance. Sabi ko, sige, subukan ko. Siyempre, Nay, Tay, hindi po madali yung pinagdaanan ng pamilya ninyo. Magkano po ba ang kita? Minimum pay siguro. Minimum. Apat-apat ho yung anak nyo. Buti hindi ho kayo bumitaw. Umiiyak na lang ako. Iniiyak ko yung problema ko, yung nangyayari sa amin. Pero lalaban pa rin ako. Tumatay at lumalaban pa rin. Marami rin daw tukso sa trabaho. May napupulot akong cash, may nakikita akong mga kwintas. Kasi nasubukan nata ako, kailangan ko pera. Pero hindi, kailangan ko tibalik sa supervisor ko. Hirap man sa buhay, binusog naman daw nila ang kanilang mga anak sa pangaral at pagmamahal. Kaya kahit tila imposible, sina Ricky at Elma pilit na pinag-aral ang panganay niyang anak na si Riel sa Ateneo Grade School. Si Riel, 65% ang discount sa tuition fee, habang ang 35% naman daw pinunan ng ilang mga magulang at sa maliit nilang sweldo. Hindi ka na insecure? Ang grade school, dun po ako mas nakaranas na iba ako kumpara sa mga kaklase ko. Natura ako yung una sa pamilya namin na nag-aral ng Ateneo, tapos janitor ang tatay ko. Nakita ko ang mga kaklase ko, 128 ang crayons. Ako 8. Sa kanila branded, ako yung local. Kitang-kita ko na kapos kami sa resources. Nag-grade 4 ako, computer class. Hindi ko alam kung paano gumamit ng computer. Kasi wala kaming ganun sa bahay. Hindi naman po yun naging daan para ma-demotivate ako. Mas lalo yung naging inspirasyon sa akin na pagbubutihan ko yung pag-aral ko. Sa paraan na academic, dun kami magkakaroon ng level playing field. Wala akong resources, okay lang yan. Pero pag academic achievement, kaya kitang tapatan. Sa utak. Opo. Pautakan talaga yan. Ano sinasabi sa'yo ng mga kaklase mo pag sinasabi, tatay mo janitor? Doon ako natuwa, hindi ko rin naranasan sa mga kaklase ko na ma-discriminate dahil lamang sa trabaho ng parents ko. Hanggang 2019, Riel Glenn L. Gutierrez, cum laude. Si Riel, nakapagtapos nga ng kursong Bachelor of Arts in Psychology, minor in Education na cum laude. HR officer na siya ngayon sa isang pribadong kumpanya. Ang hirap na ako yung unang graduate, tapos nung nag-pandemic, halos ako lang yung kumikita dahil no work, no pay ang mga magulang ko. Kasi ako yung sumusuporta sa amin. Tiniis ko po yun, kaya nung graduate si Rika, tapos nag-cum laude siya, halos mangiyak-ngiyak talaga ako. Alam mo yan sa bahay, ako yung unang miyak, sabi ko matatapos na yung hirap. Nung mga panahong yon, si Rika naman ang pinagtulungan nilang pag-aralin. Nung nakita ko po siya na pumapasok po siya sa Ateneo, sabi ko po sa sarili ko, gusto ko rin makapag-aral sa isang malaking paaralan. Kursong Bachelor in Arts in Management Economics naman ang kinuha ni Rika. At dahil dalawang magulang na niya ang empleyado ng Ateneo, na kapwa may 65% na discount sa tuition fee, full scholarship na ang natanggap ni Rika. Around 25% kasi ng population ng Ateneo scholar. So yung pahikitungo, really equals. To some degree, there's even a level of respect. Hindi madali. The fact that Riel and Rika were able to reach cum laude while bearing that kind of responsibility really makes me proud. Kasi bukod po sa mga scholarship na binibigay sa pagkain, sa mga gastusin, talagang tipid. Anak, ito lang muna ha. Minsan maraming parents na nagbibigay ng pinaglumaan ng anak nila, handang tumulong sa amin. Nakikita nila yung achievement ng mga anak ko. Rika May L. Gutierrez, cum laude. At nito nga lang June 30, nakapagtapos na si Rika na katulad ng kanyang kuya, cum laude! Ilang linggo lang pagkatapos ang graduation, sabak agad si Rika sa trabaho bilang Associate Risk Officer sa isang bangko. Nakaka-proud talaga bilang isang ama na marinig mo sa anak mo yung ginagawa niyong pag-aaral na talagang puspos ang pag-aaral niya. Napakasaya! Wow! Katulad ka rin ni Kuya! Siyempre, parang si Nanay, cloud nine, parang nakatungtong sa alapaap. Ganon din po ba pakiramdam niyo? Siyempre po. Talagang kung basa, pwede lumagpas sa langit, lalagpas po. Huwag naman! Kasi siyempre, napakasaya mo talaga bilang isang magulang.
Anong pinakamagandang take away sa inyong kwento? Siguro po yung pagiging grateful. Alam ko hindi masyadong maganda yung reception sa utang na loob ngayon, pero yung utang na loob ko sa mga magulang ko, selfless. All throughout our childhood, they've been selfless. They did not pursue what they dreamed of as a child. Kami, we're living the dreams of our parents. Kaya kung ano man ang nararating namin sa buhay, kasama sila. Lahat ng ginhawa sa buhay, una sila. Kaya kung ano yung pinangarap nila noon, sige, gusto mong mag-shopping sa ganyang kalagarbong malaking grocery store, sige, dadaling ka namin. Nanay ko, nakita ko naghihirap ng pagkuskus ng laundry araw-araw, binilang ko ng automated washing machine. Yeah. Oh, wow! Happy ka naman dyan. Yes. Tatay ko, binilan ko ng flat screen TV. Para hayahay po sila sa buhay. Ang ganda naman. Naiyak ako doon. Kaya ano yung plano nyo ngayon na may dala-dalawa na ho kayong cum laude? Iniisip ko pa yung kambal kong anak na kailangan ko pa rin silang masusentuhan sa pag-aaral nila. Hindi pa ako titigil hanggat hindi ako mag-retire. May pressure kasi sila kuya at ate, nag-aaral sila sa atin ngayon with less materials kaysa sa amin. At ngayon kami, may mga gadgets na kami, may mga bagay kami na wala sila. Kailangan namin gamitin yon ng buo para mas mapantayan yung kanilang nagawa at mas lagpasan kung kaya namin. Para hindi na problemahin ng pamilya ang pag-aaral ng susunod na kambal. Nais po nilang magbigay tulong sa inyong pamilya. Magbibigay po sila buwan-buwan ng tulong hanggang makatapos po sila sa pag-aaral. Buwan-buwan po ito iaabot sa inyo. Nagregalo ang lokal na pamahalaan ng Marikina ng educational assistance. Dala ng Republic Act 10931, Universal Access to Quality Education, as much as mga 500,000 ang number ng students na tinaas natin. Dito sa komisyon, meron kami tinatawag na merit scholarship. Mga mahihirap natin mga estudyante na matataas ang mga grado. Bigyan ng scholarship grant na as much as 120,000 a year. Balita ko, never paraw talaga sila nagkaroon ng big celebration. Yung sweldo nila, lagi nilang iniipon or sineset aside para sa mga importanteng bagay. Kahit deserve or deserve na deserve nila ang big celebration, hindi nila alam, meron tayong inihanda na ganyan. Dahil may panibagong cum laude ang pamilya, espesyal dapat ang handaan. Ayan! Yay! Kasi daw po, ito na yung ano, yung katuparan ng inyong wish na magkaroon ng celebration. At dapat lang, dala-dalawa ko yung cum laude. So, double celebration. Maraming salamat po. So, ito po. Yung restaurant na hindi nala namin sa inyo. Sana mag-enjoy po kayo. Para kina Riel at Rica, kung may dapat daw gawara ng gintong medalya sa kanilang pamilya. Walang iba kundi ang kanilang ama't ina. Bilang pasasalamat sa lahat ng hirap sa buhay, na nakita ko simula bata ko, na witness ko nung nasa grade school ako dahil araw-araw kita kasama, nung high school and college, parte ka ng tagumpay ko sa buhay. Ikaw ang unang cum laude. Ako naman, gusto mo magpasalamat kay Mama sa walang sawang pagsuporta. Salamat kasi hindi kayo sumuko ni Papa para marating namin kung ano yung pangarap namin. Salamat ng anak. Thank you po. Salamat anak sa pagtsatsaga nyo. Salamat at talagang yung determinasyon nyo sa pag-aaral para maabot dito yung tagumpay na to. Maraming salamat anak. Anak, maraming salamat. Naiyak na din si tatay. Dahil ikaw yung una, panganay ka, maraming salamat at sinunod mo yung muna at tumpayo ko sa'yo. Wala din bata ka. Maraming salamat. Group hug.
Congratulations po. Pamilya Tibay Sipag Tiyaga. Pamilya ng mga cum laude. Salamat po. Ang tunay na medalya, Real Glenn L. Gutierrez cum laude. Ang mabigyan ng karangalan, ang mga naghirap sa ating mga magulang. Hindi po pwedeng dito magtatapos ang storya namin. Kaya kahit anong hirap, sige, pagdaanan natin yan. Pero pagtatagumpayan natin. Congratulations, Tatay Ricky at Nanay Elma. Kayo rin, Groom Graduate with Honors! Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.